i-claim na ba ng Pilipinas ang ating slot for the Grand Finals? Best of 7, bukas po yan. Of course, may makasama tayong mga amazing talents tomorrow. Pero for the meantime, eto na, broke on Team Spirit. Sa tingin mo ba, redemption arc nila to? Hindi, 2-0 din yan. Gagantihan ng Liquid yung pickup. Yung ginawa ng Team Spirit sa pickup. Pero based on our odds, talaga namang lamang na lamang yung Team Liquid dito, ha? 1.28 against times 3 ng Team Spirit. Pero maagang invade data yung gagawin ng Team Liquid PH. Dalawang carry yung dapat abangan, dapat iwasan dito ng Team Spirit mamaya. Naku, pag binigyan mo na ng mga setupan na, ano, na hero si Daddy JP, lista mo na eh. Oh, pero teka lang, mainit agad si Benny Cutie tsaka si Hiko, nagkakatestingan mga kaibigan. Tamang Art of TV lang. Nagtawag ng BMI para additional damage, pero tingnan mo yung positioning ni JP. Talaga nabibigyan niya ng vision dito si ano eh, no, si Benny Cutie, dahil alam ni Benny Cutie kung nasan si ano, si One Shot. Nakaabang kagad eh. Nakaabang agad, tol. Alam yung binabalak eh, pag nag-level 4 yung Hayabusa, balak na kagad pumitas niyan. Ayun lang, munti ka na masetupan ni Daddy JP, pero sa may top lane, Hiko and Benny Cutie. Talagang kontroladong-kontrolado. Pero teka lang, sa may top lane, parang mabibigyan ata ni, ano, di ba? Ni Benny Cutie. Ayun o, tingnan mo, ina-agro niya na masyado. Pero actually, focus muna tayo sa may middle lane. Dahil nga naman, magkakaroon ng turtle. And then, importanteng malaman natin yung mga positioning ng ating mga players. Pero right now, maagang nagamit yung shadow kill. Pero mabilis lang din naman yung cooldown niyan. Sawo and JP, nagpapaunahan sila mag-level 4 dito, ladies and gentlemen. Pero Kid Bomba, actually wala pa siyang level 4. Pero pagpatay ng catapult na yun, level 4 na yan. Pero mabili... Oy, hindi pa. Op! Teka lang mga kaibigan, tingnan mo naman si Sanford. Pero may ultimate coming in. Carl CC with the first blood of that game. Hatid sa atin ng 1xBet. At positioning na rin yan mga kaibigan to get that first turtle of the game. Tingnan mo naman si Benny Cutie, nag-iipon ng ginto. Hindi pinapalapit si Hiko dito eh. So ang choice ni Hiko, either hintayin na lang yung minion wave doon sa torre niya, o mag-regen na lang muna. Ayun yung gagawin niya. Mag-TTPA out muna. Ang problema, teka lang dito, pero may nagtatakot nangyayari. JP makakakuha ng kill. Carl TZ with a warp form, shadow kill, pero asan yung damage? Kulang ata, Blazing Duet. Ayun lang na yun. Carl TZ will go down. Isa yung makukuha dito ng Team Spirit. 1-2 na yung ating team kills. Nako po, medyo delikado si Sanji sa may middle lane. Nabugahan ng konti, pero mayroon pa kasi yan, yan eh. May winter chant pa yan eh. Sa kanyang item yon. Ay, naultihan pa nga si Sunset Lover. Masyado nga kasing mainit. Hindi mo ba kilala si Few? Pinalamig muna. Mm-hmm. Pinalamig muna. Bago pinainit. Oo, nilatag lang yung yelo dito ni Sanji. Pero onto the top lane, hindi na ata makapag-farm si Hiko. Although may 1 kills dito yung Claude, mm-hmm, ang hirap nung condition niya para dito, ha? Ang hirap ng lagay niya na hindi siya pinapalapit ni Benny Cutie. Kung nakita niya nakita naman natin kanina, nag-switch tayo ng cam papunta kay Benny Cutie, niipon lang ni Benny yung minion wave dun sa tabi niya. Ipon na ipon. Oh, pero teka lang, si Hiko talaga. Ayan naman, oh. Favorite na talaga. I-freeze actually kasi kapag na-control kasi ni Benny Cutie itong minion wave, eh talagang eagles na to si Hiko, tol. Hindi na yan makakapalag talaga. Pero tingnan mo na si Sanford, napakalalim. Actually, pwede siyang bigyan ng mga taga-team Liquid dito, ha? Level... Ay, na ng taga-team Spirit. Level 6 si Benny Cutie, level 4 si Hiko. Okay, grabe. Level 5 na naman yung Kulod. Pero grabe pa rin yung gap in terms of XP and in terms of gold. And hindi lang si Benny Cutie, ha? Pati yung ibang laning dito ng Team Spirit. Lahat ng lane. Uy! JP, ay na, implosion. Wala nga lang tinamahan. 99.9 ng germs. Tinesting lang ni Daddy JP. Kasi nakita niya si Sawo. Alam niya rin eh. Kasi dun pumuposition si Sawo. Kaya naman, sabi, okay, sige. Implosion nga ako dito. Kasong problema, hindi niya nakita na umalis na pala eh. Info nga yung to, ha? Pero saan ko? Frigid Breath, hindi nga lang tatama. Kid Bomba, papasok na nga lang with a penalty zone. Minowans Fury. Naku po, ilang beses na patalbog dito yung team. Aray ko! JP will go down. Sunquart, ganun din naman. And Sanji, 3 was down para sa mga miyembro ng Team Liquid. And Turtle, mukhang libreng makukuha ng Team Spirit. Ang nangyari dun, Tokwa? Naku po, libreng-libreng nga. Pero 2 versus 4, mga kaibigan, igugoba nila to. Pero si Sawo, nandun na din naman. Si One Shot,
Pero sabi ni Carl TC, okay lang, Jilang, palag-palag ako. Patay dito si One Shot mga kaibigan at sabay ni Blazing Duet dito. Pero like and pounce, tataka si Carl TC, hindi napapatakasin yan. Ni Sunset Lover mga kaibigan, sabay si Kid Bomba na. Ang kukuha ng turtle ng game, ang turtle na iyon. And now for Team Spirit, medyo nakikita natin yung mga pagbawi nila against Team Liquid. Nakakuha sila ng mga objectives, nakakuha sila ng mga team fights. Pero kasi tol, pag si Benny Cutie binigyan mo ng upper hand, wala na eh. Ang ganda kasi ng Matic ano, ang ganda kasi ng layering ng crowd control skills dito ng Team Spirit. Totoo pero yan. Penalty zone, saktong-sakto sa backline ng Team Liquid kanina, na control talaga sila dun. Tapos sinabayan pa ni Sawo ng Minowan's Fury and Minowan's Stamp. Dikit-dikit yung mga miyembro ng Team Liquid eh. Ayan o. May Blazing Duet pa kay Hiko, eh nabuo niya na kagad yung corrosion site niya. Ganon din naman si Benny Cutie. In terms of gold, actually mas lamang pa yung Moskov ng Team Liquid PH. Lamang na lamang talaga yan. Pero as you can see, ladies and gentlemen, Team Liquid, medyo nag-i-struggle sila dito because of the aggression na pinapakita ng Team Spirit. Hindi sila masyado nakakasabay. Sunset Lover, tamang dish lang ng konting damage on towards that middle lane. Naiwan ng konti si Hiko sa may top lane. Pero kasi 1-0-3 siya, kaya naman eh, nakahabol agad siya kay Benny Cutie. Yun kasi yung mahirap eh. Pag nakapatay yung Claude, talagang pwede magdire-diretso. Pero teka lang, Sanford, mga kaibigan, binilibag dito. Orpia, hindi makagalaw. One shot, bagsak na dito. Kid Bomba na ko, pasok ka pa, sir. Si Sawo, Minomas Fury, nagdabog dito yung baka. Kaso problema, eto na si Carl TC at ang GLPH, mga kaibigan, pag yung Benny. Carl TC, dire-diretso lang. Sabi nila, Tori lang muna. And flicker outs for Team Liquid, dahil sabi nila, Tori muna tayo mga sir. At ito yung ayaw mo ibigay sa Team Liquid, kasi kapag dire-diretso na sila, wala nang hihinto, cavalry nga eh. Basag na yung gitna, paring Tokuwa. It means libre nang pwedeng galaan ng Team Liquid yung mga buffs dito ni One Shot. Baka mamaya pati yung blue buff hindi na ibigay doon sa Hayabusa. At napakahirap nun para sa isang assassin jungler na very reliant on blue buff. Totoo yan, tol. Actually, kaya ang unang binasag ng Team Liquid is yung middle lane para open na yung jungle buffs dito ng Team Spirit para pwede na nilang ipunish ng ipunish si One Shot. Actually, kanina pa siya napapunish ang mga teamfights dito eh. Hindi niya talaga kayang mag-quad shadow in sabay ugi shadow kill. Hindi eh. Nai-stun agad siya ni Sanford at talagang si Sanford hindi rin siya kumikilos hanggat wala pang pasok dito si One Shot mga kaibigan. Pero Kid Bomba pumasok. Tatlong tatamaan ng kanyang penalty zone mga kaibigan. Pero mukhang sila mapapunish doon. Pero look at Carl CC. Ladies and gentlemen, pero may Blazing Duet naman sa may likuran. Carl CC is down by One Shot. Pero si Kid Bomba, binabanatan ni Benny Cutie, ladies and gentlemen. At mukhang si Sunset Lover naman ang next. Kasong sabi ng Team Liquid, okay, Kalmalicious muna. Nakakuha tayo ng dalawang hero from the side of Team Spirit. At may kauban pa yung turtle. Non-stop bakbakan, Kid Bomba. Pero sa lahat ng teamfight na nangyayari, lumalamang lang yung Team Spirit tuwing may flicker. Si Kid Bomba, tuwing may panggulat lang siya na flicker penalty zone. Nangyari na naman yung kanina, ang kaso, isa lang yung nakakuha nila kapalit, dalawang miyembro from Team Spirit. E basag na naman yung tori nila, nakapitalize na naman ng Team Liquid yung map control na nakakuha nila against Team Spirit. Nako, tingnan natin na kasi Team Spirit, binigyan na kayo ng chance eh. Hindi nyo pa minaximize. Pinasarap lang ng Team Liquid. Sabi nila, okay, para medyo maganda kahit papano, bigyan natin ng konting opportunity. Anong oras na daw kasi sabi ng Team Liquid PH, masyado nang late yung gabi. Kaya gusto nang tapusin agad yung game number 2 natin. Kung yung kaninang mga laban, puro game number 3, mukhang eto na yung 2-0 na hinahanap natin. Eto na nga ba yung 2-0 na hinahanap natin? Makikita natin yan as in less than 50 seconds, lalabas na yung first lord of the game. And look at Benny Cutie, securing the Demon Hunter Sword. 3 core items na si Bagyong Benny, mga kaibigan. Ito yung sinasabi ko eh. Pag medyo hindi nagpe-perform ng dominating match si Carl TZ, nandyan si Benny Cutie para to take the show, mga kaibigan. And right now, tingnan mo naman si Benny Cutie and the rest of the members of Team Liquid. Ang hanap nila, gulo. Conceal play, paring Brokey. Itatakbo na lang ata, aware dito yung Team Spirit, hindi sila pwedeng mapitasan, ilang segundo na lang ay mag-spawn na yung Lord. So, mag-iingat muna, mukhang may balak pa naman yung Team Spirit na i-contest tong first Lord natin dahil panigurado kung makukuha to ng Team Liquid PH. Yung outer towers nila na natitira, ubus yan, kakalbo yun ng Team Liquid PH yan. Actually, buo pa pala yung tore ni
ni pero Hiko, grabe naman talaga si Kim Bamba. Hindi ka na natuto mga kaibigan, pinakitaan ng Cody si JP. Pero Sanford nandun lang din naman. Kalmalicious lang ulit yung team spirit. Kaso nga lang ang problema, nasayang yung flicker ni Kim Bamba tsaka yung penalty zone. Pwede na silang i-penalize ng Team Liquid dito. They can actually start the Lord for Team Liquid, ladies and gentlemen. Carl TC, tamang clear lang sa may middle lane. Sawo on, sabi ni Sanford, eto na kami. Tamang pasok lang kami with a like and bounce. Carl TC with a kill. Sawo is down. Wala na sila ditong heater from the side of Team Spirit. Pero teka lang. Palag pa rin. Teka lang, anong plano? Wala anong plano ni Team Spirit, mga kaibigan? Si Kid Bomba, ako po. Pinapanatan na naman. Si Carl TC nakakuha ng Lord. Tingnan mo naman yung damage ni Bagyong Benny. One shot. Kahit mag shadow out ka pa. Ayun na. Ito na si Carl TC. Binapatay naman ni Benny Cutie. Tama out na. Ay! Grabe yung like and bounce. Mula anong zone hanggang Visayas. Hinabol. Saan ka pupunta? Grabe, mula Kazakhstan. Mula Pilipinas pala actually. Hanggang Kazakhstan. Hanggang Kazakhstan mga idol. Ganong kalayo yung like and bounce ni Carl TZ. Mala unstoppable force yung like and bounce dito ng jungler ng Team Liquid PH. Talagang hinabol si One Shot. One Shot pala yung pangalan mo. One Shot, One Kill, ika ni Leslie. Nandito na yung Lord. Ladies and gentlemen, Sunset Lover, medyo lumalalim ka dyan, tol. Buti na lang, wala sa mood si Sanford para talagang iset up ka dyan. Pero sabi ni Sanford, okay, eto na. Hinubad na yung armor, mga kaibigan. Sao? Penalty zone dito. Meron naman tayo minuman fury. Pero yung baka, nako po, manlalamig lang yan. Frozen goods na yan, mga mamin. Na-double dead na nga si Sao sa bawat pagkabuhay niya. Ilang segundo lang yung tinatagal. Patay na naman yung Minotaur ng Team Spirit. Nakuha naman, nagawa naman depensahan ng Team Spirit yung First Lord. Pero may minion, mega minion wave pa na rumarampa para sa kanilang base. Sunset Tower going low. JP. Si Benny Cutie, napakabilis ng umatake. Basag na nga yung Tori sa gitna. Patay na rin si Kid Bomba. Yung bombastic dito ng Team Spirit ay wala nang magawa sa mga miyembro ng Team Liquid. Pero takwa. Naku po, eto na nga. Tinotokwa na ng Team Liquid dito yung Team Spirit. Lalong-lalo na si Benny Cutie. Tamang tusok-tusok lang. Tinamahan pa nga ng Spear of Death. Si One Shot doon, sabay kailangan niya mag-shadow out. Pero sabi ni Carl TZ, huli ka Balbon. Eto na si Sunset Lover, mga kaibigan. Walang magagawa naman yan. Actually, meron. Makakatakas nga lang. Benny. Pero problema, si Sawo. Wala na si Sawo, mga kaibigan. Team Liquid PH ang mag-advance sa ating grand final.